Balance sheet! Okay. Ang topic natin ay hindi BIR Form 91900. More than that, ang topic natin ay CPA Myths and Mysteries. Ang unang tanong, sir, ano ba ibig sabihin ng CPA? Okay, abbreviation kasi ang CPA. CPA means Certified Public Accountant. For tax purposes, nire-require ng tax code. Nire-require ng tax code under section 232 ang CPA. Sir, sino ang nangangailangan ng CPA? Who? Of course, ito po ang sabi ng batas. Kung meron kang sale na 3 million and above for 1 year, kailangan mo daw ng CPA. So, bakit mo kailangan ng CPA? Why? Okay. Yung CPA daw ay mag-o-audit ng books of accounts mo o BOA. Okay? Yun ho yung instruction ng tax code. Okay? Pinag-usapan ho natin tax code. Kasi nandito po kayo sa tax specialista. Gusto ko lang liwanagin sa inyo, mga kasama, lalo na yung mga may-ari ng company, huwag ho kayong kuha ng CPA. Kahit top-notcher po yan sa board exam ng mga CPA, o yan po ay galing sa prestigyoso o yung mga top 5 auditing firms, hindi po sigurado na marunong ho yan sa tax. Actually, sa 30 taong pagpa-practice ko po, karamihan po ng mga financial statements nung nakita kong mga CPAs, eh hindi po in accordance with the tax code. Kapag hindi po in accordance with the tax code, yung financial statements na ginawa ng inyong CPA, sa huli po kayo pong mga taxpayer ang mananagot. Oo, kayo po yung kakasuhan ng tax evasion. So dito po sa dinidiscuss natin, ang ino-audit po under the tax code, okay, under the tax code, under section 232, tandaan ho nyo yun, section 232 ng tax code, ang ino-audit books of accounts. Karamihan ho ng CPA hindi pa ho nakakagawa ng books of accounts o hindi marunong gumawa ng books of accounts. Ano ina-expect mo? Paano nila i-audit ang books of accounts kung mismong sila ay hindi marunong gumawa ng books of accounts? Kaya nga ho, para ho doon sa mga CPAs ninyo o bookkeepers nyo na hindi marunong gumawa ng entry sa books of accounts nyo, wag na ho kayong maglala. Multiple choice na lang ho yung entry. Nandito po sa 1,675 pages na the books of entries. Puro entries lang ho ang laman nito, specifically sa taxation. Ang ino-audit books of accounts, pag ang ino-audit ho niya ay financial statements, sigurado hong mali na yan. Kasi books of accounts ho ang ino-audit. Okay? Now, paano ino-audit yan? Ang ginagamit hong audit ng CPA, ito ho yung mga ginagamit nila. Ayan, tandaan nyo yung mga Philippine Standards on Auditing. Philippine Standard on Auditing, Philippine Accounting Standards, at Philippine Financial Reporting Standards. Ay, hindi ho yan mga ginagamit ng BIR. May sarili pong gamit ang BIR. Ang tawag ho ng BIR ay RAMO. Ito pong RAMO, makukuha nyo ito sa BIR library. Hindi ho yan pinapublish ng BIR kasi confidential ho yan. Mache-check nyo ho yung mamamate nyo, kumbaga sa mache-checkmate nyo ho sa chess yung mga BIR revenue officer na hindi rin ho marunong. Puro hindi marunong. Kasi ho mga bata lang yan eh. Mga bagong pasang CPAs na nga naghahanap na yung maman kaya pumapasok sa BIR. Hindi naghahanap yan ng tumulong sa tao. Tumulong yung maman sa sarili niya.
So ito po, mingi lang ko kanya, libre ho yan eh. Okay? So dapat ho ang audit ay based dito. Hindi ho based sa Philippine Standard on Auditing, Philippine Accounting Standards at saka Philippine Financial Reporting Standards. Hindi po yan batas natin. Next, ang suggestion ko ho, kung kukuha kayo ng CPA o hindi, ganito ho eh, kung pera-pera pinag-uusapan natin, ang professional fee, minimum ng isang CPA sa loob ng isang taon ay 150,000 pesos. Okay? Pag hindi ho kayo sumunod sa section 232, 150,000 ho, yung pag sumusunod pala kayo sa section 232, 250,000 ho, minimum hanggang 1,000,000 yung malalaking auditing firm, 1,000,000 piso ho ang chinacharge per company. Okay? Suggestion ko, CPA din ho ako eh. Ayun ang ID ko, makikita nyo dyan. Alam nyo ba kung magkano penalty pag hindi ho kayo kumuha ng isang CPA o wala kayong financial statement sa inyong tax return? Maximum ho, sir, yung pinaka mataas na ho eh, 50,000. So imagine niyo kung magpapa-penalty na lang kayo ng 50,000 kaysa magbabayad kayo ng 150,000. Sa loob ho ng isang taon, may savings kayong 100,000. So kung tatanungin niyo ako, eh, kailangan ko ba ng CPA? Babayad na lang ako ng penalty. Kasi at the end of the day, ipe-penalize din ako ng BIR sa maling trabaho ng CPA ko eh. So, mas maganda na hindi na lang ako kumuha ng CPA, hindi pa sasama loob ko. Hindi pa ako parang mag-iisip na tinatarantado ako. So, bayad na lang ang penalty. Papasok pa yan sa gobyerno. Nakatulong ka pa sa gobyerno. Nakulang din ng pera. So, uy, basahin. Susunod na video ah. At teka nga pala. O sige na, susunod na video na lang. May tax accounting seminar tayo mga ka-tax. Paliwanag ko lang sa inyo yung benefits kapag umatin ka at maturuan kita, okay? May tatlong major benefits ang tax accounting. Number one, it will lower your taxes. Ina-assure kita niyan. Kasi ako po yung ebidensya. I can lower my taxes without bribing, without doing illegal things. Hindi ko kailangan ng advice ng BIR officials. Irrelevant sila sa akin. Lalong-lalo na yung mga corrupt. Tanggalin na natin sa buhay natin ang corruption para maging magaan ang buhay natin. At may pasa natin sa mga anak natin yung hindi naglalagay. Okay? Kasi ang dami kong nakausap na mga magulang. Ha, para lang maiwasan nila yung stress nila sa letter of authority, ipinapangalan yung mga negosyo nila sa anak nila. Sabi ko sa kanila, kung ipinangalan mo sa kanila, dating gawi ka pa rin ba? Oo, kailangan eh. So, pinasa mo lang kako yung sakit mo sa anak mo. Kung may cancer ka, pinasa mo yung cancer sa anak mo. Kasi may cancer yung business mo eh. Pinasa mo sa anak mo yung business mong may cancer. Eh di magkakaroon din ng cancer yung anak mo. Okay? Ayaw natin yon. Pero pag tax accounting, ang ipapasa mo sa anak mo, malinis, walang sakit na dugo. Next, pag gumamit ka ng tax accounting, no deficiency tax ka. Ina-assure ko sa'yo yan. Kasi tax accounting ang gamit ko. At yung mga kliyente ko, tinuturuan kong gumamit ng tax accounting. Ikaw, accountants, bookkeepers, o consultants, kahit na lawyer ka, tuturuan kita ng tax accounting. Actually, may libro na nga ako dyan eh. Kasi for the past 20 or 30 years ko na sa practice, karamihan ang nakikita kong libro, walang laman. So, doon nagmumula ang deficiency tax. Tsaka, later on, i-discuss ko sa inyo ha, na yung mga CPAs na nagse-certify o gumagawa ng financial statements, na ang basis ay walang laman ang libro, bawal po yon. Explain ko yan sa inyo para wag na ho kayong kumuha ng mga CPAs na hindi ho marunong mag-audit. Kasi paano nag-audit yung isang CPA na walang laman ng libro? Okay? Mag-isip po kayo, ha? Third na benefits ng tax accounting, court on your side. Lagi ho kayong kakampihan ng korte. Hindi lang ho yung regional trial court, municipal trial court,
o yung Court of Tax Appeals, ang pinaka-importanting korte na kakampi sa inyo ay Supreme Court. Bakit mo nasabi yan, Mr. Maestro? Kakampihan ako ng Supreme Court. Yes! Kasi ho, naglabas na ho ng desisyon ng Supreme Court na inuutusan tayo, ha, under its decisions based on the case of Commissioner of Internal Revenue versus Lancaster. Naglaban yung BIR, sabi ng BIR sa Lancaster, oy, gumamit ka ng financial accounting. Sabi ng Lancaster, ayoko, gagamit ako ng tax accounting. So naglaban sila, kasi pag tax accounting, walang babayarang 6 million ng Lancaster. Pag gumamit siya ng financial accounting, magbabayad siya ng 6 million. Oh, ano sabi ng korte? Sabi ng Supreme Court, BIR, mali ka. Actually, yung case eh, tumagal ng 20 years, 20 taon bago nakapag-decide ng Supreme Court. Oh, BIR, mali ka ha. Eto sa'yo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang dapat gamitin ng Lancaster. Lancaster po ay isang taxpayer, ay tax accounting. So kung ang Lancaster pinagagamit ng Supreme Court ng tax accounting, hindi ba ikaw, oo, makinig ka, ikaw na nakikinig at nanonood sa akin, tax accounting gamitin mo. Kung ready ka na, tuturuan kita, walang problema yon. At saka gusto kong makita mo to, bakit natin ginagamit yung desisyon tungkol sa Lancaster, kasi nakasulat ho sa Article 10 ng ating batas, judicial decision forms part, Article 8 yan. Judicial decision form part of the legal system. Mas mataas minsan, sir and ma'am, yung decision ng Supreme Court doon po sa ini-implement na administrative rules and regulation ng BIR. Kaya ini-invite ko ho kayo dahil worth naman, di ba, kung malolower mo yung taxes mo, wala kang deficiency taxes, wala kang letter of authority, at yung court laging nasa side mo, very, very powerful kayo using tax accounting. Okay, mag-register na po kayo kasi meron ho tayong early bird o anumang bird na nandiyo dyan, angry bird. O may pagkakataon ka na. May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan, VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila. Makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping.
Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko na kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So, sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging miyembro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayong mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.